Nang nagsimula tayong mag-exist sa mundong ito, ay nagsimula tayo sa wala. O masasabi nating wala pa tayong kamuang-muang sa mundong to. Wala pang alam masyado, ganun. Wala pang salitang bobo ng mga panahon yun. Gawa yung salitang bobo, huli na naman na invento yun eh, na ginagamit natin kapag iniinsulto natin yung isang tao. At minsan ay yung kalaro natin sa ML. Anyway, nang matapos ang time skip, o yung tinatawag nilang evolution, eh doon na nag-enhance ang talayon nating mga tao, na nagpatuloy pa sa paglipas ng panahon. Kaya lang, kalakip ng katalinuhan ay katangahan. O alam na nga walang magiging resultang maganda, pero tuloy pa rin, kaya tinawag na tanga. Anyway, honestly, gusto ko lang talagang pahabahin ng intro ng Namatay sa Katangahan part na yun eh. Alam niyo na, para masaya. Kung usapang pagiging irresponsible lang, ay isa na siguro sa nangunguna ang mga lasing na may dalang baril. Yung bagang kala mo kung sinong ugag pag nalalasing. Anyway, ang tindi ng katangahan sa kwentong to ay talagang napakatindi na magpapaputok ng utak mo. Bahan naman eh. Habang nag-enjoy kasi ang lahat pag inom ng alak sa Brevard County, Florida, ay mayroong dalawang magkaibigan ang naisipang maglibang gamit ang isang handgun. Pero wag ka, para mas maging safe, eh tinanggal siyempre ng may-ari yung magazine. Para nga naman walang bala. Kaya lang, eh gusto nila masigurado kung wala na talaga natitirang bala sa barrel. Di tinutok ngayon sa ulo, no? Gawa sigurado na nga doon walang laman eh. Lahalin tanggalan niya daw. Mas napakataba ng utak niya. Kaya ang ending, ilang saglit lang ang nakalipas. Brr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 r
guys. Number 9. Angas, diba? Ganyan yung mga eksena ng ginagawa sa mga movies. Kapag yung bida ay pinapakit sa mga building. Na siyempre sa pamamagitan ng matitibay na tali. Na talaga naman mapapagkatiwalaan. Nasa kasamaang palad ay nakakalimutan na isang 47 years old mula Northern France. Matapos niyang subukang gayahan ito noong 2017. Bahali ang nangyari kasi, iginulong siya ng nanay niya sa kanyang kwarto eh. Dahil sa sobrang takot nito sa alak. Kaya ang ginawa niya, gawa nga alak na alak. Eh nag-isip na isang matinding plano na mala mission impossible para matakas. Tas ayun, naisip niya na maglambitin pababa. Papunta sa 9th floor, nasa kasamaang palad. Eh wala naman siyang tali na katulad ng ginagamit sa mga movies. O di kaya naman eh kahit na yung heavy duty lang na kabling matibay-tibay. Eh anong ginamit niya? Eh di yung simpleng internet cable. Na di malama ko sa niya dinugtong ah. Basta siyempre naputol yun. Habang bumababa siya, kaya ayun. Matik sa langit ang punta. Nagtagumpay pa yung plano ng nanay niya. Gawa nung di na ito magiinom. Number 8. Sa maniwala kahit siya hindi, ay mayroong mga pagkakataon na kahit pa paano naililigtas tayo ng takot natin. Katulad na lamang noong 2006 sa kagubatan ng Doncaster, England, kung saan merong isang lalaking kilala sa illegal na pagkuha ng mga hindi pangkaraniwang itlog ng mga ibon na endangered o bihirang makita at pinaprotektahan. I bet, sama ka dyan, te. Hindi biro lang, meron kasi siyang namatang inakala niyang pugad na sparrow hawks. Yung lawin na kulay, basta yun na yun. Akala niya pugad na lawin, kaya paspas siya ng akyat. Gawa easy money daw eh, kaya lang, ito palang si Tokmol. Eh may issue pala tungkol sa pag-atake ng kanyang blood pressure, na nagiging sanhi madalas, para siya ay mawala ng malay. O di kaya naman ay malula, eh saktong umatake ng mga panahon yun. Kaya medyo nataranta siya at nagkamali ng apak. Kaya ang ending, eh dinalaglag siya, tas tumusok pa yung maliliit na sanga ng puno sa puso niya. Kaya ayun, nest in peace. Gawa binawian din siya ng buhay kalaunan eh. Number 7. Usapang itlog pa rin. Alam niyo bang may masama rin dulot ang pagkain ng itlog? Weh. Oo nga, lalo na kung madami. Ayan kaya? Ala, iba sa'yo eh. Ganito kasi yan, sabi kasi ng doktor kong kaibigan na hindi ko napapangalanan, basta kalbo yun. Eh dapat daw sa isang araw eh, dalawa hanggang tatlo lang ang pwede nating kainin. Dahil sa oras na sumobra ito, ay maaari itong magdulot ng stomach-related issues. Katulad na lamang nung nangyari 2019 sa India, kung saan mayroong dalawang magkaibigan ng hindi nagkaintindihan na naisipang lutusin ang problema nila sa pamamagitan ng egg-eating contest ng rules nila.
Ay kung sinong mabilis makakaubos ng 50 eggs, eh siyang mananalo na magkakaroon ng $50. Aba? Hindi nagsimula na no, tas paspas sila ng kain. Kaya lang, ang isa sa mga lalaki, habang kinakain ng pang 40 ton niya na itlog, eh biglan lang nag-collapse at nawala ng malay, na di nagtagali na matay din sa ospital, gawa ng hindi kinain ng katawan niya yung 40 ton itlog na kinain niya eh. Talaga ba namang napakadami? 2.7 kilos ba naman? Number 6. Taong 2019, sa India pa rin, ay Katangahan na naging susi upang maging ganap na super saiyan ng isang lalaki. Bali, naglilinis kasi siya ng kanyang chimney gamit ang petrol fuel cleaning equipment niya. Eh, biglang kumatok si nicotine. Gawa nga Yossi is life. Hindi ba delikado yun? Ba'y delikado. Doon pa lang sa salitang fuel eh. Ngunit kahit na ganyan yun, ay tinuloy niya pa rin. Ang kagustuhan niya manigarilyo kahit na yung damit niya eh. Punong-puno na ng petrol fuel. Kaya ang ending, pag sindi niya ang sigarilyo, hindi na siya magsimula maging super sayang. Kaya lang, siyempre, wala namang ganun sa totoong buhay. Kaya ang nangyari, hindi nasunog siya ng buhay. Number 5. Bagamat hindi tayo piloto at walang alam sa pagpapalipad ng eroplano, ay siguro, common sense na lang. Na kapag may napansin kang parang mali sa eroplano o sinasakyan mo, eh mas mabuting pagbigyan ito ng pansin bago pa magsanhi ng isang malaking problema. Magaya na lamang 2015 kung saan merong isang pilot ang nasobrahan sa lakas ng kanyang loob. Gawa ano eh, kahit kasi nagsisimula ng tumagas at magkalat ng gasolina sa may bandang unahan ng upuan niya, eh hindi pa rin niya ito pinagtuunan ng pansin kahit na binalaan na siya ng mekaniko ng airport na delikado ito. Gawa nang nagmamandelay daw siya eh, at sa susunod na airport na lang daw siya magpaparepair. Di paspas ngayon siya ng take-off no? Kaya lang, makalipas ang 10 segundo, eh nagtagumpay itong makarating sa kanyang final destination. Kasi nag-crash yung aeroplano niya eh. Nasa sobrang lakas ng pagsabog, eh hindi na makilala yung bangkay niya. Gawa nang tunaw na tunaw eh. Number 4. Taong 2018, nang mapagtanto ng isang babae sa Florida na hindi lahat ng napapanood sa mga movies o sa mga palabas ay magagawa mo rin sa totoong buhay gamit ang iyong super duper wonderful tonight na imagination. Ganito kasi nangyari. Bali, kahit nakababa na kasi yung guardrail, eh inisip pa rin ang babaeng ito na kaya niya makatawid sa kalsada bago pa man dumaan ang tren. Lo, kaya nga may guardrails eh. Bay, malay ko dyan. Alam naman ng lahat na kapag pinilit mo lang magpas dyan, ay maaari kang mamatay. Na siya nga mismo nangyari matapos niyang gawin ang kanyang daredevil stunt. Ang galing! Ang galing! Number 3. Matapos palayasin ng babae ang kanyang boyfriend sa kanilang tinitirahan, noong 2011, sa Florida pa rin, ay inakala niyang hindi niya na ito makikita ng ilang araw o kaya kahit saglit na oras lang. Kaya lang, matapos niyang umalis ng bahay niya, para magpalipas ng oras ay laking gulat niya nang makita niya ulit ang boyfriend niya sa isang medyo nakakatakot at nakakahiyang posisyon gawa ng... Kahit na nakalak na yung pintuan, eh mukhang gumawa ito ng paraan para makapasok eh. Napinilit ipasok ang katawan sa daanan ng pusa sa pintuan o kung ano man tawag yan para sumukong abutin yung doorknob sa loob at tuloy siya makapasok. Na ang naging bunga ay tuloy siyang na-stuck at hindi makahinga. Kaya naman di kalaunan eh, ito rin ang naging sanhi ng kanyang nakakahiyang kamatayan na hindi natin maisisisi sa babae dahil siya naman ang nagpasok ng ulo niya sa pintuan eh. Number 2. Hanggang hindi ka nagtitraining ng madindi at nagpa-practice, ay ang paggawa ng mga buwis buhay na stunt ay may tuturing na katangahan at napakadelikado. Para naman sa isang Indian na escape artist kuno na si Chang Kalahiri, ay ang pagsubok na higitan ang mga batikang katulad ni Harry Houdini ay basic lang daw sa kanya ng 2019. Wow! Di nagpatali siya ngayon ano, ng halos buong katawan gamit ang kadena na may padlock. Pagkatapos, ay doon na siya inihulog sa ilog sa pag-aakala na matagumpay niya magagawa yung trick niya na makalis sa tali. Kahit na napakalakas ng agos ng mga panahong yun, nang biglang ang lahat ay nagsimulang mag-alala nang makalipas ang 15 minuto na wala pa rin lumulutang ng magician. Hanggang makalipas ang ilang oras at doon na nga nila nakitang lumulutang ang walang buhay na katawan nito sa ilog. At ang sabi ng mga investigador, ay ang klase daw ng damit na ginamit ng magician at ang lakas ng agos sa ilog ang naging dahilan para hindi siya makawala sa pagkakatali niya. Ngunit ang sabi ko naman, eh alam man ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bukod na nagmistulang kulang sa practice at paghahanda,
Eh yung ideya pa na itatali tapos ihahagis pa sa ilog na napakalakas ng agos ang naging mitya ng kanyang buhay. Ang sakta ng sarili para magkapera ay hindi magandang ideya. Eh gaya lang kakaibang taba ng utak ng lalaking to. Noong 2001, gawa kakaiba yung strategy niya para magkaroon ng perang malaki eh. Isipin niyo ba naman? Matapos niyang malaman ang polisiya ng iba't ibang insurance company, eh nagdesisyon siyang ipaputol ang paa niya sa kanyang pinsan gamit ang chainsaw sa pag-aakala na magkakaroon siya ng $500,000. Gawa nga sasabihin niyang permanente disabled na siya kasi hina-aksidente. Kaya lang, nang tinuloy na nila plano nila, eh siya kasama ang palad. Eh masyadong maraming dugong nawala sa kanya na naging sanhi na rin ang kanyang kamatayan. Tapos yung pinsan niya nakulong naman dahil sa sobrang itong pagiging utu-utu. Oo nga pala kaibigan, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, i-click lang ang subscribe button pati na rin ang mahiwagang kampana para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na mga videos.